Hello, Lacocheras! Ako ready. Bluetooth intercom. Ako na. Alright, ikaw na. Hindi, sige ka na. Ikaw na. So, our... Ay, ikaw na nga. So, okay. Ang... Yan. So, ang vlog namin... Hi, guys! Tagal! Hello, Lacocheras! It's me, Mark. And siya. So, welcome back again sa another vlog namin. So, gagawin namin tong vlog na to share with you kung ano yung ginagamit namin na intercom. Para makapag-usap kami. Para hindi tayo nagsisigaw. Sa loob ng helmet, no? Sa loob ng helmet. Dahil na kapag ka full face helmet ang gamit nyo. Before, nung wala pa kaming ganito, wala pa kaming intercom. Sobrang hirap mag-usap. Oo, sigawan talaga. After a long day sa work, pag-uwi mo, magkukwentuhan sana kayo sa way niyo pa-uwi. Pero dahil naka-full face helmet kami parehas, nakaka-stress na magkwento kasi sisigaw ka. Tapos nakakauntugan kami kasi lumalapit ako sa kanya para marinig niya ako. Tapos hindi niya nagugustuhin mag-usap, so huwag na lang mag-usap. Hindi kami nag-usap, tapos parang wala kang back ride, no? Tapos siya, inaantok siya kasi wala siyang kausap, wala siyang magawa. Yun. Kaya nakakatulog ako nung wala pa kaming intercom before. Kasi nga wala akong kausap. Pero lately, nakakatulog pa rin siya kahit may intercom siya. Kumakanta pa nga siya. Ano ba ang gamit namin intercom? Ito siya. Charan! Kita niyo ba? Okay. So ito ay Freedcon na ang model is T-Max. Ito, ayan. Ulit. Freedcon T-Max. Ayan. Di ba ganun yun pag make-up? Hindi naman. So yun. Ano bang meron dito? So, meron siyang Bluetooth intercom, makapag-usap kayo. Meron din siyang FM radio. Tapos pwede nyo rin siya i-connect sa phone nyo. Pwede siyang maging, pwede kayong mag-play ng music through your cellphone. Pwede ka rin mag-calls. So, anong features ng Bluetooth? Ganun Bluetooth din headset, same as ito. Binili namin siya sa Lazada months ago and ang price niya that time, since naka-sale, dahil mahilig nga kami sa sale, is how much? It's 4,500 something, I think. Oh, nasa around 4,500. 4,200 na to. 4,200. Two pieces. So, tig-isa na kami ni Chacha nun. Kaya niyang mag-connect for about 1 kilometer. Connected pa rin kayo. Basta wala lang obstruction. Yung straight line lang, walang kahit anong pader, kaya niya yun up to 1 kilometer. Pero pag may mga puno na, something, kunya, nagra-rides na kayo, nag-zigzag-zigzag, siguro maabot lang siya ng mga 800 meters, ganun. Tapos, ito pala ay kaya niyang kumonek sa mga Bluetooth intercom up to 8. 8 ba? 6 lang. Ah, sorry. Up to 6 Bluetooth intercom. Pero hindi ko pa siya na-try sa ibang Bluetooth intercom. Pero na-try ko siya sa same as ano niya. Same brand. Brand siguro, kahit hindi magkaibang model, basta brand yata. Not sure ako kung makakoconnect ko siya sa Sena. Hindi ko pa na-try. Pakita ko sa inyo paano ko siya kinabit sa helmet, no? So, ito yung helmet ni Chacha, LS2. So, meron siyang pads. Wala. Ito yung speaker niya. Parang earphone niya ito. Nakita niyo. Yan. So, meron siyang kasamang parang velcro na sticker. Kakabit mo siya rito. Kasi yung mga helmet ngayon, usually, meron na silang abang or ganyang butas para sa mga intercom, no? Usually, lahat na lang helmet may ganyan. So, ito dito. Kakabit mo yung velcro rito. Tapos, ito yung parang headset niya. Yan, kapit mo lang ganyan. Meron siyang ano dito. Parang velcro sa likod. Yan, nakita nyo to. Velcro yan. Yan ang didikit dito sa dinikit nyo. Yan. Yan. So, parang nakafix na siya dyan. Tapos, ito yung wires. Nakita nyo, yan yung wires ito. Iniipit ko lang yan sa likod para hindi sa gabal. And then, ito, nakita nyo to. Ang ginamit ko kasi is clip. Ini-screw yan na ganyan, tapos pinapasok ko yan doon. Sinisiksik ko. Meron kasi siyang isang lalagyan, isang ganito pa. May isa siyang option na dinidikit lang.
didikit mo lang na ganyan kahit sa mulagan. Kaso ayoko siya eh, kasi natatakot ako baka mamaya matanggal yung dikit. No, mahulog na, di ba? Mawala. So ito, mas ginamit ko yung ini-screw. Ayan, ganyan. Clip-clip yan. Gagamitin mo lang ng Allen wrench yan dito. Allen screwdriver. Tapos ipit mo siyang ganun. Kahit medyo matupi itong lining dito ng helmet, okay lang naman kasi parang ano yan, parang rubber or something. Siyan, dito. Ito yung kabitan niya dun sa intercom. So ito. Itong intercom, isusuksok mo lang siya dito sa kanyang panto. Yan, susuksok mo siyang ganyan, no? Yan. And then, kabit mo na siya. Dito. Aray ko. Yan. So, yan na. As ito pala yung mic, naka-sticker din pala siya rito. Ito, velcro rin siya. Kami din ako ng velcro rin yan. Natatang ganyan. Yan, ito. Kita nyo, velcro yan. Diyan ko lang nilagay. Then, kakabit mo yung mic na mayroon din siyang velcro. Yan. Then, stick mo lang siya dyan. Yan. So, yan na. May mic ka na. Yeah. Hindi ka rin matatakot na maulanan or pag umuulan kasi waterproof siya. Yan ang advantage niya. Okay, so paano ba siya ginagamit? Ganito, on mo lang siya. Long press. Long press mo lang to dito. Ay, wait. Kung makikita nyo, yung itsura niya, wala siyang ibang button except this one. At saka itong bilog. Yun lang. Yun lang ang meron sa kanya. Mm. So, if i-on mo siya, ilo-long press mo lang yung nag-iisang button niya. Long press mo lang to. Yeah. Siguro mga 5 seconds. I-pairing mo. Ayan. So, makikita nyo magbu-blue siya. Pag binili mo siya, bagong bili mo siya, ganyan na itsura niya pag in-on mo siya. Nagbibiling siya ng red and blue. Ibig sabihin niyan, hindi pa siya naka-pair. Ngayon, ipe-pair namin siya para makita nyo. Ang gagawin mo lang habang nagre-red and blue siya, nagre-red and blue rin siya. Ayan. Ipipress mo lang ito. So, press mo lang siya. Ano? Pwede natin ang isa lang, either of the two, para kumunik siya. Pindot ko yung akin. So, medyo matagal siya, maghihintay ka ng few seconds. Huy, ang tagal! Yun, nakita niya? Ayun pala. Naging fixed na siya na blue. Yan. So, ang ibig sabihin niyan, connected na sila. Pag nakasuot sa iyo yung helmet mo, tapos binuksan mo yung intercom, ang sasabihin niya, welcome to FleetGun product. Yeah, tapos, yeah. Sasabihin niya kung ilang percent yung battery. And then, habang tumatagal, pag ginagamit mo siya, sasabihin niya kung ilang percent na yung battery. Like, for example, 90% battery. Yeah. Tapos kapag malapit na siyang malobat, imbis na blue na yung blink niya. Ay, blinking pa rin siya ng blue, pero nagpapalit-palit siya ng red. Tapos yung tunog niya sa loob, yung pag nag-uusap i-alert ka niya na below 10%, battery below 10%, gano'n. Sasabihan ka na niya. So, meron kang idea kung malulobat na siya. Hindi siya basa-basa mawawala. So, mas okay na pag in-on mo siya, nakasuot yung helmet para maririnig mo kung ilang percent yung battery. Kasi hindi naman siya nadi-display dito sa intercom natin. Ito siya, oh. Kita niyo yung mic. So, every time na isasara ko, yan. Tatago ko siya ulit. Ay, siya sa loob. Yeah, connected kami. Hello? Ay, hindi siya naka-on. Malalaman mo pag naka-on siya, kasi tumutunog-tunog siya. Toot, ganun. Toot. Battery full daw. Pero hindi ko alam bakit itong si FeedCon ang sinasabi niya. Battery fulled. Ayan, one click para mag-pair. So, kinlik ko na siya. Pag connected na, magpo-prompt siya. Sasabihin niya, intercom connected. Kapag naman in-off nyo, or isa sa inyo nag-off, sasabihin niya, intercom disconnected. For the battery life, tumatagal siya ng 10 hours. Yung biyahe natin. 1 hour 30 minutes kami bumabiyahe. So, nagla-last siya. Kahit Friday na, 20% pa yung battery. Mm-hmm. By the way, yung pabalik, ay yung papunta lang yung 1.5, diba? Pa-uwi. Ganun din, 1.5. Oh, so 3 hours. Oh, so 3 hours. So, abayay kami ng 3 hours every day. 15 hours. 3 hours every day for 1 week. Kaya niya for 1 week, diba? Mm-hmm.
So, matagal talaga. Depende rin sa usage mo eh. Kasi mas malakas siyang mag-ubos ng battery kapag gumagamit ka ng music. Siya kasi nag-music siya pag bumaba na ako sa motor. Wala siyang kausap, so nagpapatugtog na siya. Kaya mas mabilis maubos yung battery. Mas nauna maubos yung sa akin kasi nag-music. Pero naglalast pa rin ng 1 week. Tapos ako naman, yun nga, pag purely pang usap lang yung sa akin. Kaya medyo matagal yung battery. Umaabot pa ako hanggang weekend. Tapos Sunday night, charge na ulit namin siya. For how long yung charging? Charging niya, siguro mga 3 hours. Yun ang charging time. 2 to 3 hours, ganun. Charging. Yep. So, yun, okay. Ano pa? Yun lang. Wala lang. Gusto lang namin yung lual-dual. Ikaw na mag-end! Kasi kami magawa. If gusto niyo bumili nitong Freebcon Intercom, pwede niyo i-check sa Lazada. Yeah. It's for 2,000 plus kapag isa lang. Mm. But since jowa kami, dalawa, it's for 4,500. Yes. But, discounted price yun. Yung original price niya, is magkano? Hindi ko na sure. Yung last ko na check sa Lazada, for 2 na Freedcon, nasa 5,000 siya. So, check niya na lang kung nagbabago ba yung price. Pero, yun nga, nasa around 4 to 5,000. Yun lang. And maganda siyang pang bonding. Tapos kapag may mga sama kami ng loob, sinasara ko. Pag galit siya sa akin, mag-music na siya sa sarili niya. Bahala sa pinapatay buwan. Ko siya. Pinapatay ko yung intercom pag galit ako sa kanya. Intercom pala. Para hindi ko siya marinig. Sabihin ko na lang, han, papatay ko ah. Para hindi niya maririnig na nagubisit ako sa kanya. That's all for today. Gusto lang namin dumaldal. See you on our next videos. And hintayin niyo ang ating giveaway time. Yes! Susunod nating vlog. See you! Nagkakaroon tayo ng giveaway para sa inyong mga lakotchers na. Napaka-energetic nung. So, hintayin niyo lang yung mga instructions sa mga susunod nating vlogs. Okay! Bye!